Kapayapaan ang matagal nang minimithi ng mga taga-Mindanao. Kaya para sa isang dating peryodista at kanyang asawa, hindi ito imposibleng makamit kung idadaan sa edukasyon at pagkakasundo ng mga kabataang Muslim at Kristyano. Kidnapping at pangho-hostage. Para sa dating peryodista na si Armand Nocum at kanyang asawang Muslim na si Ann, hindi na bago ang ganito mga balita sa kanilang lugar sa Zamboanga. Ang kidnapping doon parang isang ordinaryong hanapbuhay. Pero ang higit na ikinaalarma ng mag-asawa ay ang epekto nito sa mga batang taga-Zamboanga. Nasasama sila dahil teenager pa lang sila. Daan-daan libo na ang kita nila sa kidnapping. Nakaisip ang mag-asawa ng paraan para mahikayat ang mga bata na mag-aral. Ang paninigay ng libro. Si Armand ang nangalap ng pondo at donasyon habang si Ann ang namahagi ng mga ito. Naipatayo nila ang Kris Peace or Kristiyano-Islam Peace Library. Ang paggamit ng mga libro at computer, libre. Paniwala kasi ng mag-asawa, kahirapan at kamangmangan ang nagtutulak sa kabataan sa karahasan. Halos lahat ng tao sa Mindanao may baril. Pero gusto namin ipakita na bata, kahit wala kang baril, pero meron ka nito, pwede ka maging, kahit sabihin natin, call center agent. Layunin ng library na mahikayat ang mapayapang pakikitungo sa isa't isa ng mga batang magkaiba ang relihiyon. Sasama-sama ang mga students na Muslim, pati Christian, na walang halong tension. Para sa mag-asawang Noko, hindi nila kayang tapusin ang gulo sa Mindanao. Pero kaya nilang magtanim ng butin ng karunungan na balang araw ay magbubunga ng